Saan mo ba talaga ako dadalhin? Nasaan si Axel? Nang magising ako kaninang nadlip ako ng mga alas 3 ng hapon ay nakabihis na ako at nakasakay sa sasakyan niya. Hindi ko alam pero para bang may humahabol sa amin na itim na sasakyan. Please baby, I need you to cooperate. Kailangan mo lang bumaba kapag inihinto ko na ang sasakyan. I need you to do everything you can para makasakay ka sa helicopter. Halos nagmamakaawang tura nito kaya't alam ko na may mali. Promise me you'll be safe. Kinakabahang wika ko. I will, I promise. Nang inihinto niya sa isang open area ang sasakyan ay mabilis akong bumaba gaya ng bilin niya. Mabilis ko lang naman nahanap ang helicopter na sinasabi niya. Take care, Benz, please. Yes, baby. Basta pagpasok mo sa helicopter, isuot mo agad ang vest na may parachute ha. I need you to be safe though. Tumango ako at mabilis nang tinakbo ang pagitan namin ng helicopter. I silently thank God dahil naka-autopilot ito dahil hindi naman ako marunong magpatakbo nito. Gaya ng bili ni Vince ay isinuot ko ang vest na nandito sa loob. Babe, can you hear me? Mula sa speaker ng helicopter ay narinig ko. Vince, oo, naririnig kita. Good to hear that. I love you, baby. I love you too. Kinakabahan kong sagot. Kanina kasi ay tila tense siya pero ngayon naman ay parang mas lalo siyang na-tense. Vince, ano na bang nangyayari dyan? Dumungaw ka abrin at makikita mo. Ginawa ko nga ang iniutos niya at natagpuan ng mga mata ko na napapalibutan ng limang van ang sasakyan niya. Hindi malinaw sa paningin ko ang lahat dahil nearsighted ako at hindi nakatulong ang lens na suot ko. Umalis ka na riyan, please. Sigaw ko. Natatakot ako na baka ano na naman ang mangyari sa kanya. Benz, I need you to run. Pambihira ka namang lalaki ka eh. Nasa ganito na tayong sitwasyon. Ngunit bago ko pamayari ang sasabihin ko ay nakarinig ako ng dalawang putok ng baril kasabay nito ay ang pagbagsakan ng dalawang puno. Pagbagsak ng mga ito ay tila nabigyang daan ang isang malaking tarpaulin na kahit yata nearsighted ako ay mababasa ko sa laki ng nakasulat dito. I feel for you really hard, baby. I have loved you since God knows when. I easily get bored when you were not around. I easily get irritated whenever I miss your presence. What is this all about, Vince? Ngunit gaya kanina, nakarinig na naman ako ng dalawang putok, saka muling may dalawang natumbang puno at may isa na namang malaking tarpaulin. I don't deserve you or even an inch of you, but God give me you. The woman I never wanted from the very beginning. The woman I never imagined I will spend the rest of life with. Naramdaman ko ang unti-unting pagkabasa ng pisngi ko sa dahil sa mga luha ko. Pambihira tong lalaking to. Tinakot-takot pa ko. Muli akong nakarinig ng putok ng baril at nagbagsakan na naman ang dalawang malaking puno at lumitaw na naman ang pangatlong tarpaulin. You're not my type. You're too manang. But dahil I care, my mind, heart, body and soul only wants you and no one else but you, so. Putol talaga ang nakasulat sa tarpaulin. Baby, can you please jump? After you jump, hatakin mo ang red tire yan sa vest para bumukas ang parachute. Utos niya na hindi ko sinagot. Doon ko lang din kasi napansin na hindi naman talaga umalis tong helicopter. Lumipad lang kami ng bahagyang bahagya pataas pero hindi palayo.
I took all the courage in me, saka ako tumalon. I enjoyed what I did. I was like a free bird. Nang makababa na ako ay nadatnan ko siya at sinalubong niya ako ng yakap. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko kaya't nanatili na lamang akong tahimik kahit nang bitiwan niya ako at lumuhad siya sa harap ko. Will you be Mrs. Montelegre for real? Aniya sabay lahad niya sa akin ng sing-sing. Hindi. Sagot ko at nakita ko kung paano bumalandra sa mukha niya ang gulat at pagtataka. Why? Abrain. Hindi ako tatanggi. Hindi ko na pinansin ang sing-sing at kinuwilyuhan ko siya patayo, saka siniil ng halik sa labi. I love you. Bulong ko. I love you too, babe. Natapos din, ang hirap maganda. Sa boses na yon, alam kong si Lico yon. At first, I didn't agree with their idea, kasi parang ang hassle. Pwede naman kasi na normal proposal lang, kaya lang, kinukonsensya ako. Pagkatapos daw ba ng mga nangyari sa atin, saka pa raw ba ako mag-iinarte? Dagdag pa niya, isang beses lang daw ito mararanasan ng babae. Ang mapagproposan, kaya dapat daw ay ibuhos lahat. Mahabang paliwanag ni Vience sa akin. Ilang saglit lang ay naglabasan lahat ng mahal namin sa buhay ng nakangiti but not my dad, he's crying. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Why are you crying, dad? Ba't pumayag ka naman agad na? Aniya, saka pa niya pinunasan ang mga luha niya na tila bata. Abat kaunting pakipot naman. Daddy naman, may aksil na nga, tapos pakipot pa. Tumatawang wika ko. Kahit na ba, suntukin ko yung si Vince o kaya ipadagan ko kay Barney. Iyong baklang violet na dinosaur na yon, mahilig pa naman sa macho. Pagtatantrums niya. I really wonder if he was really my dad and my mom's first love. Shut up, Van. Boses iyon ni Mommy. Yes, Geneb. Ani Tito Larry's Van. Ano yun, Jen? Anis naman ni Tito Lord Van. Why are you calling me Geneb? Sabat din ni Tito Lexer Van. Napasapo naman agad si Mommy sa noo niya nang sumagot ang tatlo sa quariplets na Frizzell. Van kasi ang second name nilang apat at mukhang nakalimutan ni Mommy yun sa pagtawag niya ng Van kay Dad. Get back to your businesses! Kiming tugon na lang ni Mommy at bumalik sa akin. Congratulations anak! Don't mind your dad. It's just that he still believes in his seeing. Seeing? Tanong ko. He believes that in every love story, mom always agrees and dad always disagrees. It's because mom knows what love is and dad knows what boys are. Nangiti naman ako sa sinabi ni Mommy. Thank you, Mommy. I love you. Excuse me po, can I borrow Avril for a minute? Agaw ni Vian sa atensyon namin na ikinatango ni Mommy kaya't inakay niya na ako palayo. Where are we going? Imbes na sumagot ay kinuha niya lamang ang kamay ko at isinuot ang sing-sing na hindi ko pinansin kanina. It really looks good on you. I know. Nakangiting sagot ko. By the way, Benz, iyong mga punong sinayang mo. Those were artificial trees, but I sponsored a 15,000 tree planting event because I already saw such reaction from you coming. Nakangising wika niya. Mommy girlfriend. My Axel, I almost forgot about him. OMG. Vince. Tumabi ako sa kanya nang madatnan ko siyang nakaupo sa sofa at tila nasa malalim na pag-iisip. I may be a jerk but only God knows how much I love this lady beside me. I was willing to suffer if it was for her.
I was willing to get hurt if it was for her safety. I was always willing to risk everything for her. I was not a saint, I made endless mistakes, mistakes that was too much for her to handle and brought her too much pain. I'm one hell of a lucky bastard for having Avrin. Hindi ko alam kung anong kabutihan ang nagawa ko at ibinigay siya sa akin ng Diyos. Hindi ko alam kung bakit ibinigay niya sa akin ang isang babaeng hindi marunong sumuko sa akin. Sumuko man, tatayo at susubok pa rin. Avrin, she wasn't enough for me, because she was too much. Sobra-sobrang biyaya ang mahalin niya and I really thank God for giving her in my life. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang paghilig ng ulo niya sa balikat ko. This was what I love about Avrin, madali siyang basahin. Her eyes always do betray her every words and actions. Kaya't alam ko kung kailan siya nagsasabi ng totoo at kung kailan hindi. The night na magkasama kami ni Daniel sa kwarto at dumating siya para sabihing buntis siya. I wanted to celebrate for that news really rocked my world. Naniniwala ako sa kanya, dahil kitang-kita ko sa mga mata niya na nagsasabi siya ng katotohanan. But suddenly a truth hit me, na hindi nga pala ako maaaring magkaanak kaya't itinaboy ko siya at sinabing hindi sa akin ang bata. Alam na alam ng Diyos kung gaano ko siya gustong sundan at habulin pero hindi ko ginawa. Dahil doon naman ako magaling, ang magtaboy ng taong nagmamahal sa akin at sinisimulan ko ng mahalin. Noong madaling araw na yon ay hindi na ako mapakali kaya't tinungo ko ang kondo niya nang nakainom ako. Hindi ko alam pero gusto kong humingi ng tawad sa kanya at akuan ang bata pero kabaligtaran na naman ang ginawa ko. I took her that night then told her to stay away from me. Kahit siguro ako, makita kong ginagawa ko yon. Baka patayin ko pa ang sarili ko. Napakawalang kwenta ko dahil dinurog ko ang isang inosente at babasaging babae na walang ibang ginawa kung hindi ang mahalin at intindihin ako. Tell me the story, Benz. I want to know about Axel's arrival. Pukaw niya sa atensyon ko. Hinawakan ko ang kamay niya at hinalikan muna ang buhok niya. Pwede bang ikwento mo sa akin ang paglabas niya? Hindi ko kasi yun naramdaman. Kaya sana kahit sa kwento mo lang, maramdaman ko. Paghingi nito ng pabor na agad ikinatango ko. Sino ba naman ako para tumanggi, hindi ba? Flashback. Mr. Montalegre, manganganak na po si Ma'am Avrin. Bigla na lamang ako tila pinasok sa refrigerator sa narinig kong sinabi ng nurse. Nanlamig ang buong katawan ko at tila ako naging tuod. Benz, iho. Pagtawag sa pangalan ko kaya't agad akong palingon. Natagpuan ng mga mata ko si Tito Larry's daddy ni Ayel, Tito Led daddy ni Avrin, Tito Lord daddy ni Levans at Tito Lexer daddy ni na Aikol at Lico. Tinawagan kami ng doktor na ngayon daw naka-schedule na isesaryan si Avrin. Wika ni Tito Lord sa akin. Hindi ako makasagot kaya tumango na lamang ako. Tayo na. Pag-aaya ni Tito Larios. Nadatnan namin sa loob ng doktor sina Tita Vrea, Tita Genev, Tita Ina at Tita Gia. Nakilala ko silang lahat buhat ng ako lagi ang nagbabantay kay Avrin. Nasa tamang pag-isip ako ngunit nang makita kong hihiwi na ng kutsilyo ang tiyan ni Avrin ay parang gusto kong himitean pero kinakaya ko. Kaya ko. Tiningnan ko si Tito Lexer na hinimite. One down. Wika ni Tita Gia. Malas ng mister ko. Mahina sakot si Leo. Bumangis-ngis pa ito. Sisimulan na po namin ang operasyon. Anang doktor sa akin ang pero di ako makasagot.
Napasandal ako sa pader sa likod ko. Nanghihina ang mga tuhod ko. Toe down. Wika ni Tita Vrea dahil si Tito Larius ang tumamba. Pinipilit kong maging matatag. Three down. Malamig na wika ni Tita Ina dahil si Tito Lord ang tumamba. Lahat kami ay napatingin kay Tito Led dahil nakaluhod siya at naririnig namin siyang bumubulong-bulong na tila nag-oorasyon. Lalo yata akong pinanghihinaan ng tuhod. Apong Rosario, Apong Concepcion, Apong Maria, Apong Magdalena, Apong Victoria, nunun na nga po. Parang awa nyo na, huwag nyo kong hahayaan na mahimatay. Gusto kong makita ang paglabas na nga po. Hindi na niya nagawang tapusin ang sinasabi niya dahil sinapak siya ni Tita Genevieve. Iyon at bulag ta rin. Hulang hiya kang lalaki ka. Okay na sana na tinawag mo ang lahat ng apo mo. Sinama mo pa ang nono. Diyos ko, magkaasawa ka nga naman ng mongoloid. Tila nagdilim na naman ang paningin ko nang makita kung ako na lang ang natirang matibay kaya tumayo ako at nag-jumping jack habang nagtititili. Ang taas ng boses niya, no? Naririnig kong tumatawang sabi ni Tita Vrea. Try mo tawagin si Regine. Wika ni Tita Gia. Regine! Hindi ko alam pero pagkarinig ko yun ay bigla ko na lamang nasabi ang. Oh, sabi sa'yo eh. Tumatawang sabi ni Tita Gia. Kinukulam ba nila ako? Malapit ko na pong makuha ang bata. Lalong nagunahan ang mga kabayo sa dibdib ko. Palapit na sana ako kay Avery nang hindi ko na rin kinaya.